Kung gaano kalambot yung clutch lever ng Sniper 155. So ganun din kalambot dito sa version 1. Ayan o. Mahigit na 4 taon ang ginagamit ating motor na ito, pero yung clutch pa talaga parang brand new lang siya. Kasing lambot na siya sa Sniper 155. Ayan o. Yan, napakalambot na clutch. Yan. At saka wala siyang ano, yung clutch hindi nagbabago. Ayan o. Di ba yung motor nyo, kung napapansin nyo, yung matagal na yung clutch ninyo, clutch lever nyo, yung motor nyo gumagano na yung clutch, so may parang nakanganga na siya dyan. Yan. Pero ito wala eh. Kapag binatawan mo, wala eh. Yan. Yan o, wala pa siyang play. Kumbaga hindi pa siya nakanganga. So ulitin ko, bitawan natin. O yan o, bumabalik o. Ayan. Napakalambot ng clutch nito. Parang walang nagbago. Yung kakukuha ko lang sa kasa nito, 2018 pa ito eh, August 2018. Ang clutch niya napakalambot. So ganoon din hanggang ngayon, no, malambot pa rin yung clutch niya. So ito yung top speed ko, mga kabarks, no. 9600 RPM, ayan o. 9600 RPM ito siya. Ayan. Tapos yung takbo ko 91. Tsaka yung pinaka major talagang pinapalit ko dito, mga kabarks, no, ang pinagmamalaki natin sa lahat na wala sa version 2 na Sniper at saka wala sa version 3. Pwede natin talunin ang Sniper 150 dito na version 2 at saka version 3. So hindi sa performance ha, kundi sa... So mga kabarks, welcome po sa panibagong ito na video. At sa video na ito is tatalakayin po natin ang after 4 years na nabili natin yung Sniper 150 at saka mahigit 4 na taon na ginagamit natin itong motor na ito. So ito siya, all stock pa ito lahat. Pero ito yung gulong niya, hindi na ito stock. Maxis ang sukat nito is 8080x17 Maxis tire. So ang stock nito, ang sukat na sa stock nito is 7090x17. So yun yung sukat niya. Itong telescopic na to, pinalitan ko na siya ng monkey racing spring. Medyo matigas yun compared sa stock. So medyo nawala na yung nagutok niya kapag dumadaan ako sa lubak. So yan. So lipat tayo sa kabila. Ito mga kabarks, no, ito siya. Basag talaga yung fender niya. Hindi naman ako na-aksidente dito. Nahulog to sa kanal eh, kaya nabasag to siya. Ito. So minor lang na nadamit sa motor na ito. Tsaka yung radiator niya may pumpi. Ayan o, hindi na sa pantay yung tapalodo niya. Ayan. And then yung hindi stock, yung ilaw niya, pilitan ko na siya ng LED. Then ito stock pa to. Side mirror stock pa to. And then ano pa dito? Ito mga kabarks, no, parang yung kulay niya parang orange na talaga. Kasi nire-repaint ko na to eh. So ang gamit ko dito ay Bosnay. Hindi ko lang binablog yun kasi nagmamadali ako eh. At saka first time kong nagre-repaint ng fairings ng motor. So ayan o, hindi siya glossy. Kumbaga hindi siya glossy. Hindi siya tulad dito. Ayan, makinis talaga. Ayan dito sa kabila. Ito siya. So bala ko dito na ipa-decals. Then dito ba, stock decals lang siya. So matibay yung Sniper. And then yung engine niya, ayan o, hindi pa nabuksan yan. Ayan. Ah ito pala, ito dito. Napalitan ko na ito, nabuksan ko na ito. Ito dito. Pinalitan ko na lang yung clutch damper niya kasi masyado nang maalog eh. Pero sa piston niya wala. Dito lang talaga nabuksan yung clutch damper niya, pinalitan ko na. Ito mga kabarks, no, itong Sniper nito medyo kumukupas na talaga yung fairings niya. Pero sa makina talaga wala akong masabi dito, grabe. Ang tibay niya. And then tingnan natin mga kabarks, no, kung gaano kalambot yung clutch lever ng Sniper 155. So ganun din kalambot dito sa version 1. Ayan o. Mahigit na 4 taon na ginagamit ating motor na ito, pero yung clutch pa talaga parang brand new lang siya. Kasing lambot na siya sa Sniper 155. Ayan o. Yan.
napakalambot na clutch. Ayan. At saka wala siyang ano, yung clutch hindi nagbabago, ayan oh. 'Di ba yung motor niyo, kung napapansin niyo, yung matagal na yung clutch niyo, clutch lever niyo, yung motor niyo gumagano na yung clutch, so may parang nakanganga na siya diyan, ayan. Pero ito wala eh. Kapag binatawan mo, wala eh. Ayan. Ayan oh, wala pa siyang play. Kumbaga hindi pa siya nakanganga. So, ulitin ko. Bitawan natin. Oh, ayan, bumabalik oh. Ayan. Napakalambot ng clutch nito. Parang walang nagbago. Yung kakukuha ko lang sa kasa nito 2018 pa ito eh. August 2018. Ang clutch niya napakalambot. So, ganoon din. Hanggang ngayon oh, malambot pa rin yung clutch niya. Tsaka yung gear niya. Dito walang nagbago sa gear talaga niya. So, matibay. So, kahit anong motor talaga, mapa China bike man or mapa Japanese bike or Italian bike, matibay talaga kapag wala kang binago dyan. Ay, hindi naman lahat, hindi naman sa ganun na wala kang binago. Kung baga yung makina, hindi mo yun gagalawin. Wala kang gagalawin sa makina na papalitan mo ng bore up. So yun, doon talaga magsimula yung masisira yung makina mo. Tsaka hindi magtatagal yung motor mo kapag kargado yung motor mo. And then, ito siya, yung pinder niya, rear pinder niya. Stuck pa yan. Tinanggal ko na yung plate light niya dito. Kasi wala namang pakinabang yun eh. And then, pinalitan ko na itong lahat, gold. Ayan. Tinakpan ko na yung plaka ko. And then, dito, stuck pa yan. Hindi pa yung nakakalkal. Ayaw kong magkalkal eh kasi manibago naman tayo sa ECU eh. Magtutuno tayo sa ECU kapag pinakalkal natin kasi nagbabackfire yun eh. So masilan talaga kapag FI. Maliban nung kung carb talaga, pwede mong paupirahan dito or ipakalkal mo dito yung pipe. Walang problema kapag carb, pero kapag FI, masilan talaga kapag FI eh. And then ito siya, yung chain cover niya, tinanggal ko siya dito. Katulad din sa rider ko, tinanggal ko yung chain cover ng Raider 150 ko kasi para sa akin napapangitan ako eh. Mas maganda talaga tingnan kapag ganyan oh. Ayan. And then itong monoshock niya, stock pa rin yan. Ayan oh, kulay puti. So sa mga Sniper 150 na 2015 model, so yung pinakauna talagang labas sa Sniper 150, tatlong kulay lang yun eh. Kulay itim, tsaka kulay pula, then kulay puti. So yung monoshock niya ay kulay yellow. Dito, yellow talaga yung shock niya. Pero yung mga 2017 ata hanggang 2019-2020 yung version 2 na Sniper, kulay silver na talaga yung monoshock niya. So yan, yung clutch cable niya, stock pa rin yan. Yan o, stock. Yung makina dyan, hindi pa yan nabubuksan. Then pinatan ko siya dito ng engine cover, yan o. Kasi yung Sniper talaga, wala talaga. Version 1 at saka version 2, wala talagang engine cover eh. So, maganda to kapag umuulan, maputik yung dinadaanan natin. So, hindi na matalisikan ng ano dito, mga dumi-dumi yung kanist, pipe natin, yung makina natin. And then, yung mags niya, ayun o. Sa katagalan. So, need ko na tong ipa-repaint yung mags niya. Ayan o. Ang bangit na. And then, ay yung kadena niya, stock pa rin yan o. Ayan. Ito, tumalo na to isang beses eh. Itong kadena na to. Kasi yung sprocket niya o, ayan o. Napakatulis na. Palitan ko na to yung sprocket niya. Ayan, stock pa rin yan. Medyo luma na talaga siyang tingnan yung fairings niya. Luma na talaga siyang tingnan. Ayan o, stock pa rin yan yung laman nito. And then, kickstart niya. Foot brake niya. Stock. And then, ito, yung brake niya, stock pa rin yan. At saka brake pad niya, stock pa rin yan. Pero dito sa likod, pinalitan ko na yung brake pad niya. Halos lahat, stock pa rin eh. Basta ang pinalit ko lang dito, dito yung racing monkey spring. Dito talaga yung pinalit ko dito. Tapos, yung gulong na 80-80 eh, ano, Maxxis tire. At saka dito dinagdag ko na lang dito.
And then yung clutch damper niya, for it all kung sasabihin sa inyo, yung pits bike na clutch damper, yung pinalit ko dito, yung kulay pink talaga. Then yung tire niya dito, yung sa likod, ayun, stuck pa yan, Dunlop. Anong tamang pagbigkas na yun, Dunlop o Dunlop? Kasi sa, dito sa Cebu, sa mga Bisaya, Dunlop talaga, pero sa mga Tagalog, Dunlop talaga yung pronunciation sa kanila. So bahala na kayo kung anong tamang pronunciation na yan. After 4 years, stuck pa rin yung gulong natin. Tsaka yung pinaka major talaga yung pinapalit ko dito, mga kabraks, no? Ang pinagmamalaki natin sa lahat na wala sa version 2 na Sniper at saka wala sa version 3. Pwede natin talunin ang Sniper 150 dito na version 2 at saka version 3. So hindi sa performance, ha, kundi sa speedometer. Ayan. Yan ang speedometer natin. Kompleto yan. Meron yang voltmeter, orasan, top speed, history. Kung makikita nyo sa mga previous ko na video, meron akong review nito. So, engine temperature, kung ilang degrees Celsius na yung init ng makina mo, and then tono ng ECU mo, air fuel ratio or AFR. So yun talaga, nandito na lahat. Then ano pa ba, chainsaw wheel, kung kailangan mo nang magpalit ng langis, iilaw sa dito ng kulay pula. So yan, dito lahat sa Sniper version 2 at saka Sniper version 3, wala talaga dito. So nagpakabit sila ng voltmeter dito. So dito hindi mo na kailangan magpakabit ng voltmeter at saka, so buksan natin. So yan. So ang init ng makina natin ay 33 degrees Celsius. So oras po natin ay alas 11:49 ng tanghali. So ang takbo natin ay 3950. Side mirror, stock pa yan. Yan, wala akong binahan ko. Matibay talaga yung motor na ito, eh, Sniper, eh. Tsaka yung radar ko na radar carb, matibay talaga yun, eh. Wala akong binago noon yung radar ko. So ito yung radar ko, 150 ko, na stock din. Wala akong binago dito. Yung gulong lang talaga ang binago ko. So yan, pakita natin sa video natin. Yan, tingnan natin yung mga future nito, mga kabraks, no. Pwede niyo i-check sa previous ko na video, mga kabraks, no. Kung gusto niyo makikita yung paano ko to ni-review nitong speedometer na ito. So, tingnan natin yung future niya. So, yan. So, ito yung top speed ko, mga kabraks, no. 9600 RPM, ayan, no. 9600 RPM, ito siya. Ayan. Tapos yung takbo ko 91. So mabagal lang talaga ako magpatakbo, mga kabraks. So naka 5th gear ako. And then 9600 RPM, ito siya. Ayan, oh. So balik natin. Yan. So try natin i-turn on, mga kabraks, no. Pakinggan natin yung tunog niya. Ayan. Yan ang tunog niya. Sniper. So try naman natin i-re, mga kabraks, no, para marinig nyo yung tunog nito. Ngingay talaga nito. Ito. Ayan, oh. Napakaingay. So i-re natin. Ingay talaga to.
yan. So matibay talaga yung sniper, mga kabarks. Grabe, wala akong masabi dito sa engine. Yan lang yung sinishare ko sa inyo na sniper 150. Hindi ko nadala yung radar ko. Hindi naman pwede na dalawang motor, ako lang yung mag-isa tapos dalawa yung motor dalhin ko. So yun lang, mga kabarks, ang sinishare ko sa inyo. So ride safe po sa ating lahat. So see you on next vlog, mga kabarks. Adios, bye bye, peace out.